kinakain niya, ano ah? Kakainin ko rin yan mamaya. O, hindi po ganyan. Amnan. So, hindi mo maaasahan ang iyong ang ibang tao na itatago nila ang kanilang pagkain mula sa atin na kumakain ng may pag-iingat. Mamaanin sila, hindi ko alam. Gusto ng pagkain, pero hindi ko type yung ganun pagkain. Kahit type ko pa yung pagkain niya, pero wala naman sa oras para ako ay kumain. Ang tukso ay hindi iyos at lalayo sa atin. Kailangan lang tayo ang lalayo sa tukso. Next, ito. Kaya overweight, katamaran. All together, katamaran. Madali ba overweight ang tao kapag siya'y taman dahil ang panatilihing mainis o maos ang katawan, yan ay nangangailangan ng pagsisigap at pagpupunyagi. Okay, yung pagkataman, yung hindi na, maraming mga mga ganun eh. Diba, akala na marami, pagkatapos hindi na nga maglalakot ka pa, ngayon gano'n, hanggang sa bibigat ng bibigat ang pangatawan. Ang bawat bagay sa lipunan ngayon nakatuon sa kagaanan at bilis. Marami ng mga katawan ang nasisira ng mga pagkain at fast foods. Kung tayo nahuli sa bitan, makakatama tayo ng pinihirapan kapag nagsisikap tayo ng gumawa ng espesyal na pagkain pang palusog. Sa nakaraang taon, kapag mga tayo nagkaroon ng mas kaunti mga problema sa karagdagan ng timbang, sila rin ay sasanayin tungkol sa malusog na pagkain. Sila nagugugol ng isang mahusay na pakinitin mo sa oras ng paglahanda ng pagkain. So, ito na mo, pagka lifestyle mo, kain ang kain. So, ikaw rin ang mamumroblema. Na pag napansin mo na, natanggap pa ng lumalaki ka lang, hindi siyempre, papag magbukas, kailangan magdakad, kailangan panghirap yun sa katawan. Eh, kung hindi ka ganun, natimbang mo na, magkano mo na. So, hindi na sosobra. So, bandang muli, hindi ka mahihirapan. Amnam po ba? Yan ang ating mga busy lifestyle. Halos sumantong sa pagsuko, ngunit hindi natin pagsumikapan ang paghanda ng tamang pagkain. Oh, ano ang tamang pagkain? Tamang pagkain. Hindi sobrang pagkain. Kabigal chapter 24 verse 13 and 31, ang inagdaan sa tabi ng bako ng tamad at sa tabi ng umasan ang taong salat sa nawa at narito. Tinubuang niya uhod ng mga tinik, ang ibabaw niya on ay natakpan ng mga dawak at ang bako dito ay nabagsak. At kung saan may katamaran, ano makikita? Yahod ang bagay na nasa anyo ng katayan ng hayop, parang mga slaughterhouse. Ang ating mga katawan ay magiging bahagi ng pagkawasan. Ito ay abiso ng tamad at mga tao lang sapat o nawa ay talagang wasak ang buhay. Dahil karamihan sa mga tao tamad, walang sapat na ehersisyo upang sunugin ang anumang calories sa kanilang mga katawan. Tamad ka ba? Tamad ka ba? No. Siyempre, tuso ang tamad. Talagang hindi niya aminin na siya ay tamad. Pag tinanong mo, tamad ka ba? Yes. Tuso talaga. Aminin. Sa amin. Tamad po ba tayo? Yes. Ay, sino ba eh? Kaya hindi nga tuso nga tamad eh. Marunong pa sa pito kung pinakamarunong. So kung tamad ka, mas ipag po kami. Yun. Dapat, kung tamad ka, magbago, magbangon, at magtrabaho. Amnam po ba? Amnam. So, isa rin, huli, dapat, handa tayong itakwi ng ating mga sarili. Set aside mo. Kasi kung dahil lang sa mga ganung bagay, anong ating gagawin? Dapat, handa tayong iset aside kung itakwi ng ating mga sarili. Marcos chapter 8, verse 34, mahalaga po ito. Sinabi mo yun yung Husto sa kanyang mga disipulo, kung ibig niyo naman na sumunod sa amin, yun nga yung pagsunod. Limutin ang kukos sa kanyang sarili, dalhin ang kanyang pamatok at sumunod sa atin. Ngayon ang pagiging disipulo, nangangulong pagdisiplina sa sarili upang sundan ang halimbawa ng iba. Yan ang tinatalakay ng self-control. Discipline from the word disciples, meaning discipline learner. Oh, pag talagang busog na, hindi na. Hindi mo hindi ka kung pa ilan, bundan ka. Amnam mo ba? Iba yung busog, iba yung? Kailan kayo hindi? Paano malaman na hindi na sa pagkain? Kapag busog na, kapag bundan na? Kapag busog na. Kapag bundan na raw. Ha? Busog eh, tama na. E pag bundan na, ibang usap na yan. Naminaan niya naman sa may tindahan niya, pagkakaya niya. Amnam. So alam natin si Wilkin Kahuswa, hindi siya overweight, hindi rin siya mataba, hindi rin siya masipa.
Kaya dapat inhanda tayo magdanas pag-isa-misa, paghihirap, o pagdurusa, o mga bagay na hindi komportable. Kung hanapin nyo, kailangan komportable. Hindi, walang komportable sa mundong ito. Dapat, ano, masanay ang katawan natin na talagang may mga diskonto. Mas kinilang upo ka, di ba? O, oh, di ba? Misa, mayroon pa rin mga upo. Dahil sobrang laki mo, sobra sa silya. Halimbawa, halimbawa lang. Kaya medyo, ano, yun ang ipagpaya, hirap umupo dahil labas yung tinig sa likod. Kaya may hirapan. Mga ganon. Kaya hindi komportable eh. Wala kang hanapin komportable sa mundong ito. Amin na po ba? Kaya huwag nagahanap. Dapat masanay ka. Masanay ka taong ko na sumagat doon sa tama na matuto. Patawa natin. Amin na po ba? Ngayon, hindi po na natin ngayon, pangin niyo, magandang pa yung habon. Alipo na po natin yan, nagsasabi na dapat natin kamtin ang ayawan ng bagay na gusto natin at gawin ang ayawan ng makakaya upang maiwasan ang mga paghihirap at mga bagay na hindi komportable. Maganda pong pakinggan yan, pero hindi ayon sa mga nakasulat na Molyo Cool. Kasi kung hanapin mo, komportable, di ba? Ganun tao, kailangan gusto ko maanuhan. Gusto ko hindi maghihirap. Gusto ko ganito. Ano nga hanapin mo? Wala rito mo. Saan? Siyempre, ano? Meron? Ha? Wala naman ang komportable. Diba? Hamdam. So, sanayin natin ating katawan. Palaging ano? Maganda yung lagi mo. Para may humahagupin sa'yo. Para lagi kang hindi tutulog-tulog. Hamdam po ba? Hamdam. Maganda pa ika, pero dahil sa Molyo Cool. Galatians chapter 2, verse 20. At kung ano may buhay, hindi namin nabubuhay, kundi si Hamilos Kaina ang nabubuhay sa akin. Nang ibig sabihin po, ay hindi na mahalaga kung ano ang bagay at ang ibig ko, kundi kung ano ang kagustuhan niya, ay yun ang ating susundin. Amnam. Mausilay, Kawikaan, chapter 30, verse 8. Ang siyang maging ating tagpawalan dapat ganito. Hilin niyo po sa akin, awalang kabuluhan at mga kasinungalingan, huwag mo po hanibigyan kahit karalitaan o kayamanan man, pakain mo po kani ng pagkain na kailangan ko sa araw-araw na tama lamang. Diba, sabi sa kulikan, baka naman magnakaw ka rin pagkain nito. Baka naman po pasobra, diba? So, tama lang, nabibigil na sa kulikan. Amin na po ba? So, pakuhin nyo mamaya sa bahay, ano ang gagawin? Self-control. Pag kayo kakain na, ang gagawin? Sabi sa kulikan, maglagay ng konsilyo habang kumakain. Pagka medyo mapapalam, ano gagawin? Lalas, hindi, huwag mo lalas na siya. Ha? Sabi ko, harangan mo, kung parang napaparami, pag bonte nila, hindi na. Amnam, hindi yung ihinto mo kailan? Bonte na. Amnam. Eh, hinto na po, okay na po, kumain na po kami. O, hangin mga kain nyo? Opo, wala rin po kasi pagkain, hangin po kami. Tama po ba yun? Ibig sabihin, naghihintay ka ng mabundat ka naman. Ha? Busog lang, kapat. Ay, busog. Habla po ba? So, haharangan po ba? Mga ano natin, nalungunan natin. Ha? Paglalagay ng kutsino sa tabi, yung matala sa mata. Hindi, self-control, disiplinahin dahil pag hindi natin disiplina, ibang tao ang magdidisiplina sa atin. Sino gusto mong disiplina sa'yo? Sarili mo, o doktor, o primarya, o hospital. Sino yung salon? Asan po natin? Ayaw pala natin eh, disiplinahin mo lang ang iyong sarili. Amin na. Wala nga makakadisiplina sa'yo. Don't wait other people to discipline yourself. Amin. Amin na po ba? So, sino lang makakadisiplina sa ating sarili? Sino? Sarili mo lamang. Amin na. Nobody but? Amin na po ba? Nobody. Ano na rin? Para kasi dito, wala namang ibig. Ano nga rin naman, kung pumintay yung doktor pa, kung pumintay yung pulinarya pa, kung pumintay yung hospital pa, hindi ikaw na mismo. Amin na po ba? So, sabihin sa tayo, wala ngayon? Kakain ka lang. Ito mas kami mo, para medyo matauhan. Wala ngayon? Kakain ka. Nagtama ka. Huwag ka. Mas dito. Sabi na, lalo pa yan. Okay, wala kayo. Sasabihin sa mabay, ha? Kayo, sige. Kayo. Wala kayo. Kakain lang. Nang tama.
Pwede medyo sila. Nalo na kayo. Alam na. So, budaya, isang buhay, hindi na kayo magkabali. Alam na. Naayos natin. Pag maayos siya ng bagay, gawin daw yung bagay, ha? At ang tama, sabi sa presidente. Alam na po ba? Oo. Oh. Oo, oh, tayo dyan, mga taga dyan. Para yung ilin nyo dyan, alam na. So, binibigay mo sa inyo, budayin nyo, sa gawa, para tayo, maraming malusok. Iba yung malusok, iba yung ano. Diba? Kasi pag malisi ka, hindi yung pagkakanta na makakulis ka. Alam na, binibigay po niya yung dyan, ito itong pag-ibig ng lubos na kapakababahan, meron siya ng ating pag-ekol, na kailan tagapagturo, yung wish you a wellness, ay? Yan po tayo magsasabi ng harap na kayo sa mga 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 mga